langit at lupa. Nilikha niya ang araw at buwan. Nilikha niya ang mga isda't ibon, mga gubat at karagatan. Ay siyang banal at dakila, purihin ang kanyang ngalan. Ang lahat ng nilikha niya'y mabuti, pinagyaman niya ng lubusan. Purihin ninyo ang Panginoon, dakilain ang kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, sa araw na ito ay ating inaalala si Mother Teresa ng Kolkuta. Tayo pong lahat ay tinipon ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno bilang kaanib ng angka ng Diyos. Tinipon niya ang bawat isa sa atin sapagkat mahal niya tayo. Kaya dumulog po tayo sa ating maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang, mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tanang pinakamabuti iyong tinataglay, gawin mong sa aming kalooban manuot ang pag-ibig sa iyong ngalang dakila at bantog, upang sa pag-unlad ng aming pagsunod sa pananampalatayang iyong ipinagkaloob, mapagyaman mo ang kabutihang iyong inihandog at ang iyong pinagyaman ay mapanatili mong lubos sa iyong pagsubaybay sa amin at pagkupkop sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, huwag dayain ninuman ang kaniyang sarili. Kung may nag-aakalang siya'y marunong, ayon sa sanlibutang ito, ibilang niyang siya'y mangmang upang maging tunay na marunong. Sapagkat ang karunungan ng sanlibutang ito ay kamangmangan sa paningin ng Diyos. Ganito ang sinasabi sa kasulatan. Hinuhuli niya ang marurunong sa kanila na ring katusuhan. Gayon din, alam ng Panginoon na ang iniisip ng marurunong ay walang kabuluhan. Kaya't huwag ipagmalaki ninuman
ang nagagawa ng tao. Ang lahat ay inyo. Si Pablo, si Apolos, at si Pedro. Ang sanlibutang ito, ang buhay, ang kamatayan, ang kasalukuyan, at ang hinaharap, lahat ng ito sa inyo. At kayo'y kay Kristo, at si Kristo'y na may na Diyos. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong Tugunan. Ang daigdig, lahat doon, ang may-ari ating poon. Ang daigdig, lahat doon, ang may-ari ating poon. Ang buong daigdig, lahat ay naroon. May-ari ang Diyos, ating Panginoon. Ang mundo'y natayo at yaong sandigay, ilalim ng lupa, tubig kalaliman. Ang daigdig, lahat doon, ang may-ari ating poon. Sino ang marapat umahon sa burol? Sa burol ng poon, sinungang aahon? Sinong papayagang pumasok sa templo? Sinong tutulutang pumasok na tao? Siya na malinis ang isip at buhay, na hindi sumamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa pangako na binibitawan. Ang daigdig, lahat doon, ang may-ari ating poon. Ang Panginoong Diyos, pagpalain siya, ililigtas siya, pawawalang sala. Gayon ang sinumang lumalapit sa Diyos, silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Ang daigdig, lahat doon, ang may-ari ating poon. Tumayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Sumunod kayo sa akin, at kayo'y aking gagawin katambal ko sa tungkulin. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakatayo si Jesus sa baybayin ng lawa ng Genesaret. Pinagkalipumpunan siya ng napakaraming tao na ibig makarinig ng salita ng Diyos. May nakita siyang dalawang bangka sa baybayin, nakalunsad na ang mga mangingisda at naguhugas na ng kanilang mga lambat. Lumulan siya sa isa sa mga bangka at hiniling kay Simon na may-ari nito na ilayo ng kaunti sa tabi. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Pagkatapos niyang magsalita, ay sinabi niya kay Simon, "Pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli." Sumagot si Simon, "Guro, magdamag po kaming nagpagod at wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihuhulog ko ang mga lambat." Gayon nga ang ginawa nila at sa dami ng kanilang huli ay halos magkasira-sira ang kanilang mga lambat.
kaya't kinawayan nila ang kanilang mga kasamahang nasa ibang bangka upang patulong at lumapit naman ang mga ito. Napuno ang dalawang bangka na halos lumubog. Nang makita iyon ni Simon Pedro, siya'y nagpatira pa sa paanan ni Jesus at nagsabi, "Lumayo po kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y makasalanan." Nang gigilala siya at ang kaniyang mga kasama dahil sa dami ng kanilang huli, gayon din sina Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo, ng mga kasosyo ni Simon, at sinabi ni Jesus kay Simon, "Huwag kang matakot, mula ngayon, mamamalakaya ka na ng mga tao." Nang maitabi na nila ang kanilang mga bangka, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna ang lahat. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Tunay nga pong kay buti ng Diyos dahil ngayon, unang Webes ng buwan, araw ng iThursday program dito sa Quiapo, kung saan di lamang tayo magpapakain ngayon, bagkus nagsisimba rin tayo kasama ng mga kapatid nating mga street dwellers. Sila yung nakikita natin sa kalsada, nakakasalubong natin madalas sa kalye, nakakasalamuha natin sa pang-araw-araw nating buhay. Ngunit, sa mga pagkakataon na nagtatagpo ang mga mata natin sa mga mata nila habang tayo'y naglalakad, o kapag dumadampi ang mga kamay habang sila ay namamalimos, o naririnig ang kanilang tinig habang nanghihingi ng kaunting tulong, anong madalas na ginagawa natin? Ipinipikit ba natin ang ating mga mata? Sinasarado ba natin ang ating mga palad? O nagbibingi-bingian ba tayo sa ating naririnig? O di kaya'y nagagawa ba nating buksan ang ating mga puso para sa kanila? Mga kapatid ko kay Kristo, ang karanasan na makasalubong, masulyapan, at makausap natin ang mga kapatid natin na nakatira sa lansangan ay pagkakataon ng pakikipagtagpo din natin kay Jesus. Dahil sa mga katulad nila, natatagpuan natin ang presensya ni Jesus. At sa ating ebanghelyo, ito ay kwento ng pagtatagpo ni Simon Pedro at iba pang mga mangingisda kay Jesus. Sa pakikipagtagpo nila kay Jesus, maraming himala ang nangyari. Una, sa pagkakataon na walang huli sina Simon sa magdabagan nilang pangingisda, inutusan sila ni Jesus na ihulog ang lambat at kahit hindi sigurado sa kanilang gagawin, ay sumunod pa rin sila at nakahuli sila ng sandamakmak na isda. At ikalawa, mula sa pagiging ordinaryong mangingisda, sila ay ginawa na ni Jesus na mamamalakaya ng mga tao. Kaya naman masasabi natin dito na ang pakikitagpo nila kay Jesus ay tagpuan ng pagbabagong buhay. Nagbago ang lahat nang matagpuan nila si Jesus sa kanilang buhay. Dito natutunan nilang bumitaw sa nakagawian nilang gawain. Kaya nga kahit na expert na sila pagdating sa pangingisda at alam nila na wala na silang mahuhuli, nagawa pa rin nilang sundin si Jesus na umaasang may mahuhuli silang isda. At pagkatapos nun, nagawa din nilang sundan si Jesus sa kanyang misyon. At sa buhay natin, mga kapatid, maraming pagkakataon na nakikipagtagpo tayo kay Jesus. Una na dyan, sa tuwing tayo ay pumupunta sa simbahan, dito sa dambana ni Jesus Nazareno, na kung saan sa pagsisimba natin, ang awa, habag at pagmamahal ni Jesus ang siyang natatanggap natin. Nakikipagtagpo din tayo kay Jesus sa tuwing tayo ay simpleng nananalangin
dahil mismo si Jesus ang siyang kinakausap natin at pinapakinggan natin. At sa mga karanasan po natin na mayroon tayo sa ating buhay, lalo tigit kapag tayo ay humaharap sa mga pagsubok, nakikipagtagpo din si Jesus sa atin upang tulungan tayong buhatin ang ating mga krus sa buhay. Kaya sa bawat pagkakataon ng ating buhay, laging nakikitagpo si Jesus sa atin. At sa pakikipagtagpong iyon, magawa nawa natin na sundin ang kaniyang kalooban. At isa sa nagpakita ng pagsunod kay Jesus, lalo tigit sa halimbawa nito ng pagmamahal sa kapwa, ay walang iba kundi si Santa Teresa of Calcutta o mas kilala sa tawag na Mother Teresa, isang santo na ipinagdiriwang po natin ngayong araw. Sa kanyang pamumuhay, nakatagpo niya si Jesus sa murang edad niya, kaya naman pinili niyang pumasok sa Sister of Loreto Congregation. At sa kanyang patuloy na paglilingkod, mas lalo niyang nakatagpo si Jesus sa mga may hirap. Kaya nagtayo siya ng bagong congregation na tinatawag po natin ngayong Missionaries of Charity, na ang focus ay pagmamalasakit, pagmamahal, at pag-aaruga para sa mga may hirap, nangangailangan, at gayon din sa mga may sakit at naghihingalo. Ipinaramdam niya sa mga taong ito kung paano pamahalin at pahalagahan bilang isang tao. Kaya naman po si Mother Teresa, nung natagpuan niya si Jesus, hinayaan niyang maging instrumento siya ng kamay ng Diyos upang maihatid sa mga kapuspalad at mga may sakit ang awa, pagmamahal at grasya ng Diyos. Kaya naman po mga kapatid, sa pagpapatuloy po natin ng ating banal na misa, patuloy tayong makitagpo kay Jesus. At sa pakikipagtagpo natin sa Kanya, magkaroon nawa tayo ng pagbabago sa mga makasarili nating pananaw at pag-iisip at sikapin nating masunod lagi ang kalooban ng Diyos. Nawa ang simbahang ito, ang dambana ni Jesus Nazareno, ay palaging maging tagpuan ng Diyos para sa mga deboto, gayon din sa mga nagsisimba dito upang patuloy sila na maging instrumento at daluyan ng biyaya at pagmamahal ng Diyos para sa mga taong kapuspalad, may sakit at nangangailangan ng tulong. Kaya mga kapatid, lagi po nating alalahanin na sa pakikipagtagpo natin kay Jesus, nagbabago ang ating buhay. Amen. Tumayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, noong sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Hali kayo, sumunod kayo sa akin." Tinatawag rin niya tayo sa kaniyang halimbawa ng pananalangin upang ibahagi ang pananalangin sa iba. Maging mapagbigay tayo sa ganoong pananalangin. Sa bawat kahilingan ang atin pong itutugon, Banal na Guro, tulungan mo kaming lumusong sa kalaliman ng iyong pag-ibig. Banal na Guro, tulungan mo kaming lumusong sa kalaliman ng iyong pag-ibig. Ang Santo Papa, mga obispo, mga pari at lahat ng tinawag upang mamalakaya ng tao, naway magkaroon ng tapang at tiyaga na ihagis ang lambat ng paglilingkod sa malalim na karagatan ng buhay. Manalangin tayo. Banal na Guro, tulungan mo kaming lumusong sa kalaliman ng iyong pag-ibig. Ang mga mangingisda at lahat ng nagtatrabaho sa karagatan, naway tumanggap ng maraming ani nang nag-uumapaw na yaman ng Diyos. Manalangin tayo.
Banal na Guro, tulungan mo kaming lumusong sa kalaliman ng iyong pag-ibig. Tayo naway magkaroon ng katapangan na ipahayag sa mga hindi sumasampalataya ang mabuting balita ng Panginoon. Manalangin tayo. Banal na Guro, tulungan mo kaming lumusong sa kalaliman ng iyong pag-ibig. Ang mga may sakit, mga nalulumbay, at mga nagdurusa sa karamdaman ng isip at katawan, naway hipuin ng Panginoon. Manalangin tayo. Banal na Guro, tulungan mo kaming lumusong sa kalaliman ng iyong pag-ibig. Ang mga yumao, naway makamit kay Kristo ang walang hanggang gantimpala. Manalangin tayo. Banal na Guro, tulungan mo kaming lumusong sa kalaliman ng iyong pag-ibig. Isama po natin sa ating mga panalangin ang mga kapatid at kadiboto natin na nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa araw na ito, ang mga mag-asawang nagdiriwang ng anibersaryo ng kanilang mga kasal, ang mga kapamilya at kamag-anak nating may sakit at may malubhang karamdaman, ang mga kapatid nating nagugutom, walang makain, at ang mga pamilyang naging biktima sanhi ng bagyong Enteng. Naway ingatan, patnubayan, at basbasan silang lagi ni Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Banal na Guro, tulungan mo kaming lumusong sa kalaliman ng iyong pag-ibig. Panginoon ng lahat ng tao, sa pamamagitan ng mga panalangin ito, tipunin mo ang mga nagsisikap na sumunod sa iyong anak. Siya na nabubuhay at nagahari magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po muna lahat. Itong tinapay at alak na mula sa'yo muling ihahain sa kabutihan mo. Kunin at tanggapin alay sa'yo. Pasasalamat ng puso. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihin niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, ang banal na pagkahain ay lagi nawang magdulot ng iyong pagbabasbas na sa amin ay tumutubos, upang ang ginaganap mo sa aming pagdiriwang ay maging lubos na pagkakaloob ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kaniyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel
na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawa kaniya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Tumayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kapariang. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo't paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, lalong-lalo na ni San Bartolome, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak naming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob.
Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin na kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, tangkapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkalob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen, pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad si bibig bago umalis harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Itong alon sa dagat, tulad ng ating buhay, kung minsan ay tahimik, kung minsan'y magalaw, ganyan ang ating buhay, kung mayroong kalungkutan. Paglipas ng ilahil, mayroong kaligayahan. Itong alon sa dagat, itulak man ng hangin, hindi makalakpas, sapagkat mabuhangin. Kahit may suliranin, away dumarating din upang ito'y batin at ito'y ating lutasin.
bawat alon sa dagat. Tinig na tumatawag habang naghahayuma o namamalakaya lambat ng aking buhay. Maari bang iwanan upang mamalakaya ng taong iyong hirang? Umayo ka sa laot ng aking karagatan. Ang lambat ay ihulog sa dakong kalaliman sa iyong salita. At kung ika'y kapiling, mga kawan sa dagat ay huhulihin. Mga kadeboto, atin pong suportahan ang mga opisyal na social media accounts ng Quiapo Church. Halina't ilike at mag-subscribe sa mga opisyal na social media account ng ating parokya. Tingnan mabuti ang profile name at pictures ng bawat social media accounts, Facebook account, YouTube account, Instagram account, Threads account, X o Twitter account, TikTok account. Maging mapanuri po at mag-ingat sa mga peke at apanlinlang na social media accounts, lalo na sa YouTube, kung saan pinapalabas sa mga lumang videos ng ating misa o galing sa iba pang simbahan. Ipalaganap natin ang mga opisyal na social media accounts ng Quiapo Church. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na malatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa plaza naman lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa pagkain mong bigay, ay humiling ng lakas mong inilaan upang ang kagandahang loob nami madagdagan sa paglilingkod namin sa iyong kadakilaan na nagpapaalab sa pag-ibig namin sa kapwa-tao sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Bago po ang pagbabasbas, unang-una ay pasalamatan po muna natin ang mga pari na nakisalo, nakibahagi at nagdiwang sa atin para sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiyang ito. Sina Father Harvey Bagos at Father Bonifacio Mosca. Sila po ay galing pa sa San Bartolome de Novaliches Parish para sa Dalaw, Nazareno. Gayon din po ay palakpakan natin ang ating mga kapatid mula sa iThursday program. Nakabahagi din natin sa araw na ito. Gayon din po, maraming salamat po sa inyong lahat, mga kapatid at mga kadiboto at sa lahat ng ating mga online viewers sa patuloy ninyong paghahatid at pagtulong pakikibahagi
pagdadala ng donasyon sa ating parokya. Patuloy po ang panawagan ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno sa inyong mga tulong, mga donasyon, mga pagbibigay ng ayuda tulad ng kape, ng asukal, ng bigas, ng mga dilata at ng mga noodles na siya namang ibinabahagi natin sa ating mga kapatid sa iThursday program at gayon din sa mga biktima at nasalanta ng mga bagyo, sa mga kapatid nating masigit na nangangailangan sa mga dukha at kapuspalad. Tunay ngang ang ating debosyon, tinuturuan tayo na magmalasakit sa kapwa at magmisyon. Mga kapatid kay Kristo, tunay ngang sa bawat pakikipagtagpo natin kay Jesus Nazareno, binabago niya ang ating buhay. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At sasamahan po ako ng ating mga kapatid na pari para sa pagbabasbas. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa at taglayang pag-ibig ng mahal na Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintungo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.